Tinatayang mahigit 200 ektarya ang marine protected area na ito ng buntod sandbar and marine sanctuary na matatagpuan dito sa siyudad ng Masbate. Pinapayagan na rito ang magkakagrupo gaya ng pamilya, magkakabarkada at mga empleyado sa opisina na pumasyal. 60 hanggang 100 individual ang pwedeng ma-accommodate ng maliit na isla na ito na taglay ang puting buhangin at malakristal na tubig. Well, ang isang maganda rito kasi away from the mudding crowds, sinasabi natin, yung fresh air, isa yan, di ba? At saka isa pa, exercise din, swimming, lalo pa na senior citizen na tayo, kailangan meron tayong daily exercise kasi required yan. Yung sa amin, sa family, talagang fave na namin yung eto, beach, ganyan. Hinahanap-hanap namin lagi yan, at least twice a month, ganyan. Meron kaming ganito, banding. Para sa mga adventure seeker, pwedeng ma-enjoy sa iba't ibang water activities gaya ng kayaking, pedal boat at snorkeling. Kung mahilig naman sa mas extreme adventure, subukan ang scuba diving at mamalas ang kagandahan ng ilalim ng karagatan. Bukod sa paliligo dito sa buntod sandbar, pwede rin ma-experience ang island hopping o pamamasyal sa karatig isla ng Tikaw. Ang development sa buntod ay medyo happy na kami na mga PO na nagmamanage kasi unti-unti na muling binubuksan ang mga tourist destination tulad ng lugar na amin inaalagaan. Kaya masaya kami na alam namin na sa panahon ngayon o sa mga update ng government regarding sa COVID, medyo nagluwag na. Kaya nag-expect kami na marami ng mga turista na pupunta dito. Sa halagang 10,000 pesos, 15 turista ang maaaring mag-rent ng bangka at makapunta sa makapigil hiningang trail sa Katandayagan Falls, Burubangkaso Rock Formation at Haleya Nature Park sa Bayan ng Monreal. Paalala naman ng Masbate City Tourism Office at pamalang lungsod ang pagsunod pa rin sa health protocols. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.